magandang araw, kapamilya. Ngayon ho ay Biyernes Santo ng Semana Santa at pagpapatuloy ho ng ating recollection spiritual conversation. Kahapon ho ay pinag-usapan natin ang huling hapunan at ngayon naman ho ay pag-usapan natin ang pagpapakasakit, ang pagkamatay sa krus, the passion and death of our Lord. No? Kung alalahan natin, lahat ito nagsimula nung malaman ng Panginoon yung kanyang diba? Tandaan mo yung siya. Yung sabi sa kanya, yung beatific vision, "You are my beloved and in you I am well pleased." Ikaw yung pinakamamahal kong anak. Diba? Ngayong, tapos inulit yan, figuration, inulit siya ulit. Diba? Narinig mga apostles, Peter, James, and John, nakasama niya sa bundok. Narinig niya ng lahat na, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Ngayong Holy Week, nakikita na natin kung bakit siya yung beloved son. Dahil sa kanyang loving obedience, yung kanyang pagtalima sa kusuhan ng ama niya, ng buong pagmamahal, no? Na tinanggap niya yung pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya ngayon, meron tayong dalawang nanay, isang mamsi, isang mamang, na magbabahagi ng kanilang kwento. May dinaanan dinala sa kanilang mga sa kanya-kanyang journey upang higit na malalim yung kanilang relasyon sa Panginoon at higit sa lahat upang lalo mapalalim yung pagmamahal ng Diyos sa mga pamilya. Kaya ngayon ay salamat tayo na ngayong Biyernes Santo, Good Friday ay magbabahagi at makikipagkwentuhan sa atin. Magandang umaga. Good morning, Father Tito. Magandang umaga po. Morning. Good morning, Father. Good morning, Mamshi. Good morning, Mamang. Morning. So, alam naman ng marami na napakaganda ng inyong kwento, no, ng inyong pamilya actually, no. Kayo at ang inyong pamilya na yung dinaanan ng journey na ngayon ay nakikita natin yung sabi nga nila, the power of love, di ba? Lalong-lalo na sa konteksto ng pamilya. No? Kagaya nga ng nasabi ko kanina, yung suffering kasi, hindi yan magiging life-giving kung hindi mo i-ally with love. Ano? Na ang pagpapakasakit, kailangan ma-ally with pagmamahal at pag-ibig para siya maging source of healing and love, which is really yung grasya ng krus. Ano? Siguro yan, I'm sure na pagninilayan ninyo itong mga nakaraang linggo, lalo na ngayong Holy Week. Ano? Kamusta talaga kami dito itong nakaraang 4 weeks na ngayon? Kamusta ang... Apat na linggo na, yes. Apat na linggo na, Father. Oo. Father, ako na po magkakwento tungkol kay Mamang. Okay. Mamang, ha? Dahil si Mamang ay, ano eh, updated siya sa social media. So alam natin ang talagang ginagawa ni Mamang. Nako, very inspirational. Yung sa amin naman, Father, dito, katulad din ni Mamang, kami ay busy sa mga maliliit namin pwedeng maitulong. Correct. At hindi naman natin pwedeng kabit-balikat lang ang mga pinagdadaanan ng iba nating mga kababayan. Diba? So, for 4 weeks na ba? 4 weeks na, yeah. Alam mo, hindi ko na rin mabilang. Anong araw pa ngayon? Anong taon ngayon? Yes, Mama. Nakakatuwa lang kasi, alam mo, sa isang banda, yung positive side ng mga nangyayari, na natutunan natin na yung makasurvive, no? Na kasama yung pamilya natin, na nagiging grateful tayo, diba? Alam mo yun, totoo. Yung marami kang dapat ipagpasalamat pa rin sa isang banda. Oo. Mamang, na-realize mo rin ba na talagang wala talagang saysay ang mga material na bagay sa mga ganitong panahon na ito? Totoo. Talagang pamilya mo lang panalangin na talagang mga mahal. Pamilya mo, magdadasal ka talaga na talagang sana mailigtas kayo sa anumang karamdaman. Hindi ba? Ganun din yung mga mahal mo sa buhay na malalayo sa'yo. Mas kayo, although magkakalayo kayo ngayon, yung andun yung parang nag-iisa yung ano nyo na sana ligtas, sana ano, diba?
Mm-hmm. Dati kasi busy tayo, trabaho tayong trabaho, hindi natin alam kung ano na ba nangyayari sa kanila. Ngayon, may time tayo na kumustahin ng isa't isa, magdasal para sa isa't isa, di ba? Totoo. Mamang, ma'am si Karla, alam naman natin lahat, di ba, nabanggit mo na na ang daming mga kababayan natin ngayon ang dumadaan sa suffering, ano? Kasi lalong-lalo na milyon-milyon yung hindi nakakapagtrabaho dahil doon hindi kumikita, ano? Alam mo, bukod doon sa yung bang takot na anong mangyayari, na magkakasakit ba tayo, sa kanila, totoo-totoo rin yung takot ng gutom, na walang mabibigay. Puro, baka, ano bang mababahagi nyo sa kanila para yung patatagin yung loob nila, diba? Kasi alam naman natin na yung mga pagsubok na dinaanan ninyo at ang pamilya nyo, baka pwede nyo mabigyan sila ng konting kwento kung paano nila madadaanan nito mga pagsubok na ito. Well, unang-una, syempre, hindi dapat mawala ang panalangin. Numero uno yun eh. No, yung gabay, hingi tayo ng gabay sa kanya sa taas. And huwag lang tayong ano, tuloy lang ang laban natin, tuloy kumbaga magpakatatag tayo at isipin lang natin na lahat-lahat ng nangyayari ngayon, ito ay matatapos din. Basta sama-sama tayong pamilya, alam niyo yun, magtutulungan tayo, and then ang tawag dito, kung kumbaga medyo may sobra naman tayo kahit papano, pwede naman tayong tumulong naman kahit sa maliit na paraan. At para naman doon sa ating mga kababayan na talaga namang alam natin na kailangan ng mga tulong natin. No? Kumbaga, magkakaisa para malampasan to. Yun ang importante ngayon sa panahon ngayon, Father. Di ba, Ma'am Shi? Yes. Magkakaisa. Magkaisa tayong lahat para makayanan natin lahat ng pagsubok. Hindi malalampasan ng isang tao nang siya lang mag-isa ang kahit na anong pagsubok. Kaya maganda talaga na sama-sama tayo tulungan. Ma'am? Po. Sa mga ano mo, yung mga personal mong naging pagsubok, sabi mo nga panalangin, ano? Opo. Ano pa yung nag-ano sa'yo, nagpatitag at sabi mo kakayanin ko ito? Sa mga dinaanan ng pagsubok? Kasi, ako, Father, kasi para sa akin, wala nang pinakamasakit na nangyari sa akin yung nawalan ako ng anak. Wala ka din? Nasa Japan ka? Wala, ako po, nasa Abu Dhabi ako nung time na yun. Abu Dhabi, okay. Umabot ako sa panahon na na-question ko si God, which is hindi naman talaga dapat. And then, lahat ng nangyari na yan sa akin, may reason yan eh. Naging mas matatag ako ngayon doon sa mga lahat ng pagsubok na nangyari sa akin. Na kailangan ko magpakatatag para doon sa anak ko namang isa. No, Father, yung mga, kumbaga, may mga darating pang pagsubok sa akin na mas masasakit pa. Pero mas pinagtibay ako yung mga naranasan ko. Wala, para sa akin, wala lang mas masakit pa nung namatayan ako ng anak eh. Wala na yun eh. Wala nang kapantay yun. Anong year yun, mamang? That was 1998. Nung ma-diagnose siya na meron siyang brain tumor. Okay. Ilan taon siya noon, ma'am? Five years old. Malaki na din. Yes. Wala masasakit pa doon. Pero nalampasan ko yun, Father. Alam mo yun. Dahil, because may reason. Kailangan akong magpakatatag. Kailangan akong maitawid to. Kasi may umaasa sa aking pamilya. Mm-hmm. Ma'am, si ikaw, ano naman yung mababahagi mo na yun din, yung karanasan ng pagsubok, di ba? Pero yung ano yung kinapitan mo rin nung panahon na yun, mga panahon na yun? Kami kasi, Father, parang sa family namin may mga pare. Lumaki ako sa Tacloban, ipinanganak ako doon na talagang religiously every Sunday kailangan nasa simbahan kami. Syempre kung bata ako noon, wala naman akong inabangan kundi lobo at saka cotton candy. Pero buhay na buhay talaga yung tibay at yung lalim ng pananampalataya because my lola and my mother ay talaga naman sila yung mga deboto, no? Ako, habang lumalaki, alam ko lang na may Diyos. Hindi man malalim ang pangunawa ko kung ano ang pakay ko sa mundo. Pero alam ko na may Lord. So, mula noon, lagi akong may takot bago ako gumawa ng hindi magaganda.
alam ko na nanonood siya, alam ko nakikita niya ako. Kasi yun ang laging pinaulit-ulit sa akin. So, sa dami ng dinaan ko, sa dami ng pinagdaanan ko, every time na may pagsubok, ang dalas ng pagsubok dati eh, papunta na nga ako sa pakikipag-boxing eh. Diba? Walang pahinga, walang patid na pagsubok. Tapos, every time na mayroong pagsubok, ang aking laging take dun sa pagsubok na yon is excited ako lagi sa kapalit na blessings nito. Laging ganon. Talaga? Yes, Father, Mamang, I never knew na ganon pala talaga dapat. No? Kasi wala naman, I wasn't properly guided. Mahiwalay ako sa nanay ko dahil maaga ako nag-artista. I was 16. Well, in fact, I was 13 nang mag-stokwa ako at sumama ako sa tsuhin ko sa barko. Kapag stokwa. Oo. A very 80s. Ayan, Father. Pero syempre may mga bagay na hindi dapat tinutularan. Ito naman ay, ito yung aking dinaanan. So, kinikwento ko lang po. Sumama ako sa tsuhin ko noon, papunta dito sa Manila. Saka gusto ko mag-artista. At wala akong ibang gusto gawin ko, di mag-artista lang. At yung paulit-ulit nating dahilan na para makatulong iahon sa kahirapan ng ating pamilya. Yun lang lagi. Oo, pero talagang para akong may tapaoo noon na talagang wala akong gagawin kundi gagalingan kong kumanta, mag-artista at hindi ako gagawa ng ikahihiya ng nanay ko sa akin pagdating ng araw. Kasi frustration na nga niya yung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi lagi niyang sinasabi, mag-aral ka mabuti, magtapos ka. Gusto ko na nga siyang sagutin minsan noon na, Ma, wala ka namang pang tuition fee, paano? Namimilit ka mag-aral. Hindi. Pero, yun, sa akin, Father, basta lahat ng pagsubok nun, of course, I cry, but I never cried in front of my children. Dahil ang panahon na yun bilang single parent, ako'y mag-isang magulang. Kailangan pagugutan nila ako. Dahil ama't ina ako eh, naitay, di ba? Totoo so, yun. So, ang aking namang pananaw doon, siguro, binugbog ako ng sakripisyo at mga pagsubok ng Panginoon because alam niya na meron akong mas malaking kailangan na harapin ngayon. Diba? Mm-hmm. Diyaka yung pag-iiyak ka, yung ayaw mo ipakita, diba? Yung, oo, yung namumuulang diba? Sa throat mo. Diba? Pag sa tulog na sila, pagsara mo ng door, yung totoo. Oh, hindi ko mailabas ang luha ko. Kaya siguro manas ako ngayon. Puro tubig tong katawan ko. Ako naman ang Toyota, iiyak. Hindi, Father. Siyempre, alam niyo ba, Father, isa sa pinaka nakatulong talaga sa akin sa 45 years ko. Dahil, I'm 45 now. Siguro dahil dun sa, ang isip ko ay, ano, marami akong naiisip na katatawanan. Diba? Yun buhay na buhay sa buhay ko ang talagang sense of humor. Minsan kahit ang lalim na ng problema, tawan-tawa ako. Pero syempre, shared with other friends. Diba? Shared with other awa friends. Awa mo na lang yan. Talaga. Pero yung pag-iyak always in private? What, Father? Yung pag-iyak nyo palaging yes. Siguro kasi, Father, pag nagdarasal, Father, doon talaga. Kagaya sinabi ni Ma'am Shi na gusto namin ipakita sa mga anak namin na strong kami. Matibay kami. Kami yung pinaghuhugutan din nila eh. So hindi kami, ayaw namin magpakita sa harap nila na being weak. Parang ganon. So kaya ako pag umiiyak ako, close door, tapos kakausapin mo si God, hanggang kailan ba to? Pwede bang pakiyakap mo naman ako kahit saglit lang? Yung ganon, di ba? Tama si Ma'am Shikayla, as makakaisip ko na lang mga nakakatawang bagay. Oo, nakakatawa na lang. Shared with other friends yan, Father. Di ba may mga kaibigan tayong katulad mong puro kalokohan din ang isip sa katatawanan. So, ang laking bagay. Ang laking bagay. Kasi imbis na ipag-iisipan mo ng ikasasama mo, itatawan nyo na lang, di ba? Tsaka, ang maganda dyan sa mga ganyang kaibigan, kaya nababahagi mo lahat, nakakatawa kayo, alam mo, hindi ka huhusgahan. Ano ba? Yes! Mahalaga yung ganyan. Aasarin ka pang ng... Walang itawa si Chocolate, kasi si Chokey eh. Si Chocolate, isa yan eh. Si Poo, si Kay, yan, yan tatlo. Inabawasan na nga ng isa, simula ang itawa. Yung sa akin, kasi Father, kasama ko to since bata ako, si Armando, si Do.
Tapos naging PA ko siya for 30 years. Hanggang ngayon na kay Daniel na siya. Nilipat ko na siya kay Daniel. O si Do? Oo, si Do. Ayan ako, grabe mga pinagdaanan namin ni Do. Kailangan natin ng mga 5 hours father na taping. Para makalimutan. Ma'am Carla, mama, ano yung turning point ng yung dinaanan yung mga pagsubok? Kasi halimbawa, ako naniniwala ako, for example, ang turning point ng ni Jesus, ng Panginoon, sa akin, agony in the garden eh. Yung kanyang turning point. Kasi, tandaan natin na buong buhay niya, pinaghahandaan niya itong pagkamatay sa krus eh. Diba? Tapos, nung palapit na yung pagkamatay niya, diba? Tumitindi yung banggaan niya sa mga religious authority, diba? Tapos doon, bandang huli, talagang kailangan niya magtago kasi alam niya kailangan makadating siya sa krus. Ano? Pero the night before, kaya ako lagi ko sinasabi sa mga tao, sana makarating kayo sa prayer niyo sa garden. Yung sa agony in the garden. Kasi ako, ang pangarap ko, pag nagpunta akong Holy Land, di ba ako nagpupunta ang Holy Land eh? Matagal lang nagyayaya na mag-chaplain ni BC. Pero sabi ko, pagpunta kong Holy Land, talagang gusto kong puntahan at magdasal is the garden. No? Diba? Wow. Sarap siguro. Yes, mama. Napuntahan ko yan. Yung Holy Land, yung Garden of Gethsemane, kung saan siya nagdasal. Andun pa nga yung olive tree eh. Oo, correct. Diba kasi, isipin mo yung dasal niya, sinabi niya eh sa ama niya na hindi ko kakayanin. Pwede ba? Wag na lang. Pero in the end, yun yung turning point niya. Diba? Not my will, but your will be done. Ako, naniniwala ako, magbuhat nung pinili niya, when he made that choice, ready na siya for the cross. That's why, yung suffering niya, naging offering niya sa akin niya, out of love. You know? Opo. Huh? Ako, mauna ako, mamang. Okay. Sige, ma'am. Yung sa akin talaga, yung turning point ko, nung ako'y unang nabuntis kay Daniel, nung araw, nung oras, nung nalaman ko na ako'y buntis, talagang, iniyak ko yun ng todo kasi ako ang bumubuhay sa buong pamilya. Kakabago ko lang na artista, kakaangat-angat lang ng karera. Tapos biglang nalaman kong buntis ako. So talagang sabi ko, Lord, hindi ko kakayanin. Kaya kayo po ang magbigay sa akin ng wisdom o bigyan niyo ako ng sign kung ako ba ay karapat-dapat ng maging nanay. After nung napakabigat na prayer na yun, and I was crying, and of course, asking for forgiveness because I was very, I disobeyed, diba? Sobra akong nagdi-disobey sa will niya. So, that was my turning point. After crying, sinabi niyang, ituloy mo ang bata na yan. At yan ay ang magsasalba sa pagkataot buhay mo. Naiiyak ako. Kaya talagang... And of course, sa sumunod na mga anak, na-appreciate ko na ito talaga ay lahat blessing galing sa taas. Yes. The turning point lang talaga nung pinaka-down ko was when I find out na buntis ako kay Daniel. Pero paglabas sa paglabas ko ng kwarto ng sobrang iyak na talagang, Lord, ano pong gagawin ko? Grabe. Kasi hindi, talagang bigla akong na-lost. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pero pagkatapos na pagkatapos kong magdasal, ang linaw ng mensahe, ituloy mo ang batang yan. Well, ibinigay ko yan sa'yo. Alam mo, pagkatapos ng labas ako, kinausap ko yung nanay ko, and then everything naging smooth lahat. Of course, nagtago rin ako parang si Jesus kasi hinahanap ako ng mga reporters, di ba? So, para maging tahimik lang ang aking pagbubuntis at hindi ako nasistress, hindi ako nagpakita. And the first time I saw my son, wala akong naisip ha sa 9 na buwan na pangalan niya. Pero paggising na paggising ko sa hospital, merong Bible, madalas ang hospital sa tabi ng bed, di ba? May mesa doon at may Bible. Binuksan ko yung Bible, binabasa ko lahat ng pangalan. So I chose Daniel.
And then John. Kaya siya DJ. Daniel John siya. Doon ko mismo nakuha yung name. Talagang may mission si Daniel. At napaka-laking blessing sa'yo ng batang yan. Opo. After nun, nabaliwala lahat ng mga iniisip ko. Kasi, of course, kung hindi ka naman talaga, wala ka naman talaga nakakausap na tao nung, na talagang gusto kang i-guide, hindi malinaw sa akin na hindi pala mahalagang sasabihin ng ibang tao. Diba? Dati. Kasal lang talaga. No? I mean, yung relationship ko sa Diyos, eh, no? Correct. Nag-uusap kami ni Mr. Alin, na noong pala, Wednesday night, nag-uusap kami. Tuesday night. Sinasabi ko nga sa kanya, alam mo, Miss Karla, sa pinakamaganda mong nagawa is ang ayos ng mga anak mo. Kasi nakausap mo. Sabi ko sa kanya, napakabait na tao. He's a fine young man. Diba, na, kasi akala ng lahat, di ba, Daniel, artista. Diba? Oo. Alam mo ba, nakalimutan ko ikwento sa iyo, alam mo ba sinabi niya sa akin? Sabi niya gano'n. Sabi niya, alam mo, Father, ang dami. Hindi, boss eh, di ba? Boss. Boss tawag niya sa lahat. Ang daming blessings eh, sobra-sobra na, sabi niya. Gusto ko naman makahanap ng paraan kung paano mababahagi ng tao. And makikita mo, kami lang ang nag-uusap eh. Hindi siya press release, kumbaga, di ba? Na, alam mo, bukal sa kalooban niya. Genuine yung batang yan, napaka. And I think, ngayon nalaman ko yung kwentong yun, Ma'am si Karla, ano nga eh, no? Parang ang, siguro nga, di ba, yung mission, hindi lang magdadala ng pinawa sa'yo at pamilya mo, kundi sa ibang tao. Correct. Totoo, Father. And someday, in God's perfect time, si Daniel na maririnig natin sa lahat ng ito. Yes. In God's perfect time. Kasi ang lalim na bata, eh, no? Yung pinagdaan na lalim. Eh, na... Oo, pero kahit ano pa man, hindi dahil sa anak ko, iba talaga ang puso ni DJ. Mm-hmm. Iba talaga. Minsan tinitingnan ko lang siya from afar pagkatapos namin mag-usap. Gestures lang, di naman niya kailan magsalita. Maganda talaga yung puso niya. Siguro kasi, Ma'am Shi, no, nakita din niya yung sakripisyo niya, ay sakripisyo mo para sa kanila. Naramdaman ni DJ yon, kaya binibigyan niya ng halaga lahat yon. And siyempre, alam mo, kahit si May May eh, yung anak ko, mm-hmm. si May May, ingat na ingat siya na huwag akong masaktan. Alam mo yun? Kasi nakita niya eh. Di ba? Ganon din si DJ sa'yo. Di ba? Nakita ng mga anak natin kung paano tayo nag-sacrifice for them. Na ayaw nilang masayang. Di ba? Na si May May, tamo, alam niya na talagang kailangan niya mag-aral ang mabuti. Kasi yung aral ko sa kanya talagang pawis, puyat, luha. Di ba? Kaya yung bata... talagang sobrang nag-ahit talaga siya sa pag-aaral niya, di ba? So, ganoon din naman si DJ sa'yo. Nakita niya lahat yung sakripisyo. Ganyan ang mga anak natin, Mama. Correct. Kaya correct. Well, hindi talaga pwedeng maitago yung pagsasakripisyo. Yung pagtatago natin ng pag-iiyak, ako nung time na yun, Mama, feeling ko lang para sa mga anak ko na hindi naman nila talagang dapat na mapasahan ng burden. Yun lang naman yung sa akin na, 'di ba? Pero nararamdaman nila 'yan. Pero nakikita nila lahat ng sakripisyo, nakikita nila yung isusubo mo, ibibigay mo, 'di ba? Kasi okay. Kami umabot sa pinaghahatian namin ng pansit canton at sardinas, 'di ba? Oo, ang natitira kong pera noon pagka sa sweldo sa mga soap opera, para na lang yun sa corned beef na favorite ni DJ at saka ni Carlito, 'di ba? Ganun yun ni, eh. 'Di ba? So nakita nila lahat yun. Oh, so, Ma'am si Karla, yung panahon na yun, wala kayong negative. Yung talagang kayot na. Hindi ako ma-negative na tao eh. Siyempre, nakikinig din ako minsan ng mga chismis. Pero siyempre, alam mo, nag-iiwas ka. No. I think na master ko yung pagharap sa problema na dapat hindi ako matatakot. Dahil takot na takot ako noon na matakot sa problema o matalo. Oh, yun lagi.
Grabe. Yun, Ma'am, si Karla, nung dumadaan kayo sa ganung situation, ano, no? Hindi mabigat yung dating ng mga anak ko. Hindi. Naputulan nga kami ng kuryente, tawang-tawa kami ni na DJ sa bahay. Kasi kinatok ko yung condominium kasi yun, kinatok ko yung kaharap na pinto. Sabi ko, ang friend nun si Rhea. Kumusta ka na, Rhea? Sana magkita tayo. Ang dami kong gustong ibigay sa iyo. Hindi. Sabi ko, kung pwedeng ano, may mahaba akong extension, pasaksak dyan sa'yo. Para may mga electric fan kami. Mga bata, oo. Oo, kasi minsan yung sahod hindi umabot dun sa bayaran eh. May mga gano'n, nangyayari. Kahit na... God bless ano, you. Na paano? So, ito, tawan-tawa kami ni na Daniel kasi sabi ni DJ, matutulog na, nagsasalitan kami ng pagpaypay kay Maggie tsaka kay Carmela. Mga baby pa naman yung dalawa. So, una masaya pa siya. Nung madaling araw nangangawit na yung kilikili ko, ginigising ko siya, anak, ikaw naman. So, paypay siya. Tapos sabi niya, oh my, ikaw na matutulog na ako. Ay! Hoy! Okay ka lang. Buti na lang taping to. Ewan, machine ka naman sa labas. Cure. Oh, anyway, tapos nung tumalikod siya sa akin, narinig ko, humihikbi siya. Oh. Sa gitna nung pagpapatawa ko dahil dun sa wala kami kuryente, nalulungkot din si, naramdaman ko din na nalungkot si DJ. Siguro na naiyak siya ng konti. Narinig ko yung gumaganon. Humikbi. Oo. Oo, humikbi. Siyempre, hindi ako nagpatalo. Nag-walling ako sa banyo. Bumili na sa naman. Oo. Hindi. Pagka ganyan na medyo malungkot ang lahat, hindi ko sinasabayan yun. Kailangan maging strong ka for your children in particular. Yes. Ilang taon si DJ? DJ was only 12. Well, exactly. So very early namulat na siya sa mga Oo, nakikita niya. Tsaka I tell them kasi na para ma-exercise yung hindi pagsasayang ng ganito kasi ito lang meron tayo. Pupunta tayo sa mall, manunood lang ng sine, walang magtuturo. Mm-hmm. Diba? Tapos never mong tinago sa kanila, di ba? Kung ano yung dinadaanan nyo. No? Yung talagang, I mean, hindi siya tinago, but in-explain mo sa kanila. Na-explain. Hindi nga masyadong malinaw, Father, kasi talagang trabaho, uwi, at bayad sa lahat. Eh. Yung ganun. Dahil mag-isa nga lang ako, hindi man masyadong na-explain, but of course, it was full of love. Every time, kasi sweet naman kaming ako, sweet ako sa mga anak ko, mayakapin ako, ganyan. Punong-puno din naman kasi ng love yun, yung pagmamahal na binibigay mo. Na ipapakita talaga. Very important talaga yung time. Yun talaga yung nagmamatter. Kasi sa dami kong ginagawa nun para to put food on the table, di ba na kinabukasan meron kang pamalengke, ang effect kay DJ nun, parang laging wala si mama. So parang naging fear niya yun na parang wala si mama, ganyan. So, eto, nung lumaki na siya, nag-sorry ako sa kanya. Nag-sorry din ako dun sa isang anak ko, kay Carlito, because ang dami kong oras na nasayang eh, habang sila'y palaki. Kasi ako lang mag-isa eh. Diba? Hindi naman ako pwede magmukmuk sa bahay para samahan sila 24 hours. Wala kaming kakainin. Kaya, nag-sorry ako sa kanila. Etong matatanda na sila ha. Sabi ko, I'm sorry dun sa mga panahon na akala nyo lagi akong wala, anak ha. Kasi I was also a struggling young mother. Diba? Siyempre, nagsastruggle din ako bilang batang ina. Na hindi naman ako magaling bilang ina. Diba? Ang alam ko lang gawin nun ay huwag kayong magutom. So, siyempre, meron din akong mga... Naging makasarili ka kasi lumalaki ka, bata ka pa. I had him, I was only 19. Ni hindi ko na enjoy yung teenage life ko. So yun, humupa yung
yung pakiramdam. Kasi hanggang ngayon, fear yun eh, ni DJ. Nasasabi niya kay Do na, oh, si Mama, nandiyan ba? Lalo naman si Mama, yung ganun. Oo. Diba? Sa edad niya na ganyan, kaya feeling ko father na talagang I owe my children. Yung dalawang girls kasi hindi naman, inabot na nila yung medyo magaan-gaan na buhay dahil kay Kuya DJ nila. So, okay sila. Yung dalawang boys ko ang talagang naging rock and roll kami. Rock and roll, ibig sabihin, talagang alam nila na nag-aalala ako bukas dahil magbabayad ka na naman ng kuryente, tubig, diba? Kuryente, tubig, upa. Diba? Upa. Yung upa, ilang bahay ang nalipatan ko? 21? Na apartments, oo. Wow. So, Miss Carla, paano na-decide ni DJ na mag-artista siya? Diba? Well, siguro mga 40% lang yun, Father. Sa akin yung 60%. Kasi sabi nila, wag mong pipilitin ang anak mo. Hindi ko pinilit. Ang pagpilit na pamamaraan ko nun, kasi alam ko na may mararating siya. Kasi hindi nakita ko sa kanya yun eh. Na hindi ko naman nakita sa ibang mga anak ko. Kaya sabi ko, anak, pagbigyan mo lang ako kasi mahihain yun eh. Si DJ, wala akong program sa school na nasa unahan siya. Lagi siyang nasa likod. Kaya lahat ng picture niya, puro buhok lang. Na naiinis na ako, 'di ba? Minsan gusto mo 'yung anak mo bida, 'di ba? Nako, sabi ng teacher, "Ay, ma'am, ayaw po. Gusto niya sa likod lang." So mahihiyain talaga siya 'yung talagang ano niya, totoong persona. So nung sinabi niya na, "Oh, sige, ma. Ano bang gagawin ko? Magpapakilala ka lang. Basta jahe sa kanya lahat 'yon." Si ko, anak, pagbigyan mo lang ako. Pag walang mangyari, hindi na ako, mangungulit na ako. Tapusin mo tong high school mo, tinapos. Oh, so pinagbigyan ako. Sabi ko nga kay Do, mapanood lang kahit isang beses lang sa TV. May makapansin lang. May mangyari. Parang nga nakukrong-krong na nga ako dahil syempre, hirap na ako mag-isa. Tapos sabi ko, baka sakali, ito yun. Alam niyo, Father, hindi naman ako nagkamali. Paglabas niya, isang beses, nagkasunod-sunod na lahat yun. Tapos kami ni Do, pagkasabi ko, Do, may gagawin yung Princess and I, yun yung pinakauna. May talent naman talaga kasi. May talent naman talaga. Saka may gift eh, mamang. Sorry, hindi dahil sa anak ko, kahit tulad na sinabi ko, manakita sa ibang anak ko. Iba-iba sila ng gift. And this gift is really given to Daniel. Oh. Eh, mukhang butikin pasay pa siya noon, ang liit-liit, ng payat. Diba? Pero makikita mo eh, pag tinignan mo ng malalim, yung aura, yung hindi yung kagwapuhan eh, pag tinignan mo, may nandoon yung gift. May kinang siya. Oo. May kinang. Oo. Totoo. May ganun. Yung parang, sino yun? Sino? Parang di maunawaan, diba? Kasi hindi na rin maunawaan yung dugo ko, Father, eh. Dahil tingnan mo, Spanyol, Amerikano. Alam mo, ano ko kay DJ, yung mata. Uh-oh. Yung mata ni DJ. Pero, mata. Padilya yun, yung malamlam nilang mata. Oo, ako ang bumabalik-balik sa akin, yung pinto mo na sabi ng Diyos, ito yung... Oo. Diba? Yun yung bumabalik. Tapos, isipin mo, sa lahat pa naman ang pupuko naman ng pangalan, Biblia ba naman ang mahal mo, diba? Opo, totoo. I never thought about any names dun sa siyam na buwan, ha? Oo. Talagang wala akong hinandang pangalan. Pagkagising ko lang after akong manganak, dahil madaling araw akong nanganak. Iko, ano ko nga pala ipapangalan ko? Tapos nakita ko yung Bible. Dun ko pinapaginasa ko si Daniel. Na hindi siya nilapa ng mga lions, diba? Dahil sa kanyang faith kay God, diba? And of course, John the Baptist. So, sabi ko, okay, eto na. Ano kasi na, sabi siguro pwede natin pag-usapan na, alam mo yung isa na paborito kong kusan, parang kumabangon. Diba yung, ang ganda-ganda ng commercial na yun. Ano ata yung unang version na lumabas mo? Ito eh. Ba yung
bumabangon. Tapos merong public school teacher, merong traffic aid, diba? Tapos papasok sa trabaho, yung pamilya. Tapos ang... Ako naniniwala kasi there are no accidents in God's plan. Diba? Everything happens according to God's plan. Tapos noon, so nga, diba? Alam mo yung Miss Carla, 2 years ago na ginawa yung remake si Daniel. Diba? Opo. Parang, kaming dalawa. Kaming dalawa yun, diba? So, para kanino ka bumabang. Oo. Oo. Kasi, maganda diba, yun, maganda yung naisip nila. Oh. Na ano po yun. Sana nga po mag-renew eh. Hmm. Mali mo naman. May paluha. Ito si Mamang, di rin matatawaran ng napo ang kwento nito. Mamang. Kagaya mo rin naman, dinadaan ko na lang din sa comedy. Pero umabot din naman ako sa punto na lalo nung malaman ko na pinasitiskan yung bata na tawag dito, meron nga siyang brain tumor. Sabi ko, ano yun? Saan niya nakuha? Bakit? In-explain sa akin na kung hindi ko kaya yan, mama. Oo. So, nung nasa time na yun, nasa bilang OFW, ang hirap. Paano ko uuwi? Ayaw nila isagot yung aeroplano ko, yung pamasahe ko pa uwi. Sabi ko, paano ko uuwi nito? Tapos, wala akong pera, wala akong na ano pa, yung sweldo ko, ino-hold nila. Kasi kailangan ko daw tapusin yung trabaho ko. Sabi ko, ha? Eh, yung anak ko nasa bingit ng kamatayan. Diba? Parang, bakit? Sabi ko, sige, kung uuwi ka, sagot mo yung pamasahe mo. Ngayon, nag-decide yung mga kapatid ko na huwag ka na lang umuwi, yung pera, ipadala mo na lang dito para mapagiging naman natin ang disente yung bata. So, wala. Alam mo yon, namatay siya nung wala ako sa tabi niya. Wala ako sa tabi niya. Nalibing siya. Nakita ko na lang nung pag-uwi ko, nung natatapos ko yung kontrata ko after 3 months nung na-diagnose siya, nung namatay siya. 3 months after ako naka-uwi. From the airport, dumiretso ako sa simenteryo na. Yun. Umabot ako sa punto na gusto ko na magpakamatay. Talaga, mama. Sorry. Iba naman kasi yun, mamang, eh, no? Iba yung sitwasyon, okay. Father, diba? Oo. Okay. Yeah. Pero sabi ko, kung ano yung buhay ko, paano yung isa kong anak? May isa pa akong isang anak. And sa pamilya namin, ako lang din talaga yung naasahan. Nang time ngayon, may sakit pa yung tatay ko. Alam niyo? Ay, naku, Diyos ko. Buti na lang talaga. Alam mo yung ano pa rin na kinakausap mo si God na bigyan niyo naman po ako ng sign na lahat ng ito malalampasan ko. Lahat ng ito may katapusan din. Nakita ko si St. Martin de Porres. St. Martin de Porres, tinitigan ko siyang mabuti. Na nagbibigay siya ng pag-asa doon sa mga mahihirap. Mga taong mahirap, mga taong maghihirap sa buhay. Yun. Kaya si St. Martin de Porres, isa sa paborito ko, and si St. Clair din. Nung lumaban ako ng contest ng Clown in a Million sa ABS-CBN, bago mag-grand finals, nagsimba ako sa St. Clair. Sabi ko, sana manalo po ako sa contest. O, di ba, nanalo ako. Mm-hmm. Tapos, bilang OFW naman, yung aming tawag dito sa simbahan ng Antipolo, yan, nagdasal din ako sa kanya, sa Our Lady of Peace, yung voyage. Nagdasal ako sa kanya. Sana po makabiyahe naman ako pa abroad. Dininig din. So, alam mo, yung iba talaga yung basta yung faith mo lang, maniwala ka lang sa kanya, iiwan mo lang lahat sa kanya. Nangyayari lang, ililalatag niya lahat sa'yo eh. Mm-mm. Kung naiiyak ka, iiyak mo. Kung nasasaktan ka, iiano mo lang. Basta iiwan mo lang sa kanya lahat. Mm. Yung common sa inyong dalawa, pagdaan sa kahit anong pagsubok, yung number one, yung pagdadasal. Dinadala niyo sa dasal.
Yes. Tapos pangalawa yung ano eh, meron pa akong ibang dapat, meron pa akong, meron pang magpapabangon sa akin araw-araw. Yes. Mm-hmm. Tapos yung pangatlo, sense of humor. Diba? Correct. Correct. At saka yung, kami, may mga kaibigan din kami na napaglalabasan namin ng mga problema namin na nabubuo namin na minsan nahihiya kami i-share sa mga kamag-anak namin. Kasi, alam niyo yun, ano na lang, ganito, kasi itatawa na lang namin. Yan, ganyan. So, nakakulong yun talaga. Alam niyo sino yung naalala ko na, kasi may isang libro na sinulat tungkol sa kwentuhan ni Dalai Lama, yung tsaka ni Archbishop Desmond Tutu, yung from South Africa. May isang chapter dun sa libro, sabi niya, ang humility, humanity, humor, iisa ang root word nung tatlo. Humility, humanity, humor, isa ang root word. Yung humus, yung lupa, di ba? Yung pinaka-basic na lupa, di ba? Sabi niya, alam niyo kung wala tayong sense of humor, hindi natin mapagtatawanan ng sarili natin. At the moment mapagtawanan natin ang sarili natin, we will learn to be humble. Eh. And it is in humility to discover yung shared humanity, di ba? Di ba ang ganda nung, kasi kitang-kita yun sa kwento niyong dalawa, eh, di ba? Na how humor help you become humble and the humility of ano ah, hindi yung ngayon humility na nakatungo, di ba? Pero yung humility na alam nyo, lahat biyaya ng Diyos, eh, di ba? Everything comes. Yes. And I think, kaya yung, tingnan nyo yung aura ninyong dalawa ngayon, di ba? Yung shared humanity sa mga pamilya ninyo, sa mga anak ninyo. And hindi lang yun, sa mga ibang tao, di ba? Na siguro nga, sabi mga ni Ma'am si Karla kanina, na-busy kami, tumutulong. Yung our own way, no? Yung maliit na magagawa natin. Si Ma'am, ganun din. Di ba? Gagawin niya, no? So it just struck me na if there's a perfect example of yung ganung humility, humor, and humanity, na yung dalawa, yung kwento ninyong dalawa, no? So, sana nga magkakasama yun, di ba? Na, ngayon ano, ano yung pangarap nyo ngayon para sa pamilya ninyo? Kasi yung mga, kumbaga na ano kayo eh, yung pamilya ninyo nalugmok sa trials, sa challenges. At dahil sa challenges nyo, nakita nyo na yung power ng pagmamahal at yung hope, yung pagkapit, yung prayer and pananampalataya, and then even the humor. Ano yung hope? Ako siguro sa mga anak ko lang kay sa aking si May, ang gusto ko lang naman talaga sa kanya, pangarap ko lang syempre yung wag mawawala yung salamat, yung faith kay God, no? Yung numero uno yon. And then gusto ko lang naman, hindi ko naman kailangan na maging ano siya na mayaman na mayaman. Gusto ko sa kanya maging matatag lang sa buhay, yung tawag dito, yung pagmamahal nilang magkapatid sa isa't isa, huwag mawawala yun, di ba? At saka maging mas tawag dito, yung maging sikap sa buhay, masinop sa mga pinagpaguran. Yan. Sakaling dumating man ang panahon na maging successful siya, yun lang ang ano ko. And of course, yung kapatid niya, dahil napakaliit pa ni Tisay. Oo. Yun lang pangarap ko na sana huwag mawala yung ano nila sa isa't isa. Tulungan sila magkapatid, and yung mga, kumbaga, kung ano man yung mga nakita nilang pinagpaguran ko para sa kanila, sana huwag na mamasayang. Yeah. Mm-hmm. Totoo and, naman. Yun lang naman ang sa akin. Yung, eh, yung nasa maayos lang. At may takot sa Diyos. Yun lang naman. Yung nag-aaral sa Enderon, ano, sa culinary. Opo, nakagraduate na po siya, Father. Alam mo ba, Father, ito pa, i-share ko lang. Lahat ng mga nangyayari ngayon ha, may reason lahat yan kung bakit. Alam mo ba, Father, last year, September, dapat siya nasa New York yan. Dapat sa New York siya mag-work. So may reason kung bakit dinidelay ni God. No?
kasi sobrang dream niya yung magtrabaho sa New York. So na-frustrate siya ng very slight nung hinanapan siya ng work experience. Kaya ang nangyari, nagpunta muna siya ng Curon magtrabaho ng 6 months para makakuha ng work experience at saka siya mag-apply sa New York. So imagine mo kung doon siya inabot, Father, Ma'am Shi, kung doon siya inabot sa New York at diba ang taas din ng kaso ngayon sa Amerika. Oo, saka yung COVID. Mamang, yung trauma mo doon sa nasa Dubai ka noon, babalik yun. Oo, so Diyos ko, malayo siya sa amin, hindi ba? Ano na ang gagawin ko? Yun nga lang, nasa Curon siya, nataranta ako. Ito pa kayo, nasa New York siya. Kung doon siya inabot. Kaya nga may reason si God na parang kung may hinihingi tayo na hindi agad niya binibigay, may reason bakit nadidelay? May reason bakit hindi niya muna binibigay eh. Lahat eh, di ba? Lahat. Oo. Yung patience lang. Kahit hindi mo na iintindihan lahat, ano? Kahit... Correct. Hindi mo nakikita. Correct. So, imagine mo, Ma'am, siya kung doon siya inabot na nag-work na siya sa New York ngayon. Oo. Naku, ang nervyos. Ang nervyos siguro. Ang nervyos mo siguro. Sa akin naman dito, Father, yun lang, ang... Manatili lang na maging malusog. Andito ang nanay ko, kasama ko rito sa bahay. She's 75. So talagang pinag-iingatan namin dahil nga sila yung mga nakakatakot na dapuan itong COVID-19 na ito. Itong virus na ito. Meron akong tatlo kasing senior dito. Pati sister niya, si Auntie Diling. At saka si Tito Roland, puro senior. So yun lang yung aking talagang prayer na manatili kaming safe lahat dito. Kaya talagang naka-impose din at may batas din talaga rito sa aming pamilya sa bahay na talagang iisa lang ang pwedeng lumabas. Para kung ano't ano man, isa lang identified agad, diba? So, syempre kailangan nating maging vigilant, sika nga, dahil hindi naman kailan umasa lang tayo lagi sa sasabihin ng gobyerno o sasabihin ng balita, diba? So, yun lang, Father. Ang pangarap ko talagang maging okay lahat kami rito, especially yung mga anak ko. And mahalagang lahat ng pangarap ng mga anak ko ay matupad nila pagdating ng araw. At magawa nila lahat ng gusto nila. Lahat ng ikasasaya nila. Yun lang yung sa akin. Kung saan sila maging masaya, susuportahan na lang natin yun. And of course, with guidance, dahil talagang tinatanaw kung malaking bagay ang guidance talaga. Hindi mawawala ang bibig ng mga nanay hanggang pagtanda nyo. Kaya paghandaan nyo na yan. Hanggang diba? Kami nabubuhay. Diba? Nakukulitan ka na ba sa akin, May? Kasi ba paulit-ulit tayo? Para sa inyo rin yan. Kaya kami paulit-ulit. Pasensya na, anak. Dahil gusto namin maganda yung... Kasi hanggat parang nakikita natin na hindi nasusunod, paulit-ulit na pagpapaalala. Nakakapagod kaya ako dito sa bahay. Akala nyo ba masayang maging high blood lagi? Ano ba? Anong feeling nyo? Ano ba nag-enjoy ko itong... Akala nyo ba na-enjoy itong pagsasaway? Hindi nakaka-enjoy itong pagsasaway. Kaya sabi ko, bigyan nyo naman ng... sobrang minor. Thankful naman ako na katulad ng 2 boys ko, talagang hindi mga malakwatsero yan, mga taong bahay talaga sila. So sa parte na yan, naiisipin kong mapapaaway sila sa labas ay talagang hindi na nangyari sa buhay ko. Salamat naman sa Panginoon. Sa panahon ngayon, ha? Hindi. Oo, sa panahon ngayon. At sa estado ng buhay nila, sabi ko kay DJ, hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay gusto ka, diba? Pero Ma'am si Karla, natingin mo yung 2 boys mo, kasi sila yung namulat sa... yung dinaanan nyo, di ba? Okay. So tingin mo, naging positive impact sa kanila. Sabi mo nga, wala kang problema. Naging positibo po talaga. And naging ano talaga kasi ako, medyo naging mabagsik akong nanay at the same time tatay. Kasi sa pagkakamali kong na underestimate ko ang mga anak kong lalaki na hindi nila kakayanin yung dinaanan ko sa buhay. Yun pala, iba-iba pala talaga tayo ng pagdadaanan. Pero, ngayon, maluwag. Hello? Miss Karla. Hello? Ma'am Shi, Ma'am Shi. Ma'am Shi. Ma'am Shi, kaya mo yan. Kaya mo yan, Ma'am Shi. Hintayin natin. Hindi ka rin kinaya ng pinagdaanan ng internet. Ako ba yung nag-hang?
Ako yung nag-ha. Akala ko kayo. Hindi na rin kinaya. Hindi kinaya rin yung internet. Akala ko kayo yung nag-hang. Nagduda pa ako eh. Nakaganto ka lang siya. Nakaganto ka. Siguro sa sana pinicturan mo. Sabi ng mga nanonood sa atin, sa lahat naman ng Good Friday, itong tawanan ng tawanan. Para maiba, Father. Kasi siya na po. Pero punong-puno naman tayo ng inspiration, okay. Father. Ang hirap ng sitwasyon namin ni Mamang noon. Hindi, mahirap kasi pa rin hanggang ngayon. Kasi hindi naman po yan nabubura sa alaala namin. Correct. Ginagawa na lang naming inspirasyon din yun sa mga sarili namin na kung minsan nakakalimot tayong maka-appreciate ng mga bagay, hindi na natin nakikita yung maliliit. Kaya tama, minsan ang paniwala ko din, isa ding pagkatok sa atin itong nangyayari dahil masyado na rin tayong mga busy. Diba? Busy tayo, nagiging gahaman tayo sa mga bagay-bagay. Totoong nagdadasal, pero hindi naman talagang, dahil wala naman din namang perpekto, nagiging maramot, nagiging sakim, diba? Kaya yung mga natitira pang kasamaan ng ugali, eh, yan, medyo ipagtitika-tika natin yan ngayong ano, Holy Week at itong ang Good Friday. Kaya, alam mo kasi lahat talaga, ano, diba? Yung, dun mo makikita yung power ng love sa pamilya, diba? At the end of the day, andun lahat eh, di ba? Yung alam ni, di ba, Miss Carla, sabi mo nga, at si Mamang din, makulit ko, paulit. But I think, nila na, kahit ano mangyari, yung pagmamahal nandun, diba? Yung sacrifice. Yes, correct. Napatunayan because of the sacrifice that you went through. No? Nakita nila, namulatan ko, diba, na, hindi nila namulatan, Father, kasi iba ang panahon ngayon. Noong time namin ni Mamang, safe pa halos, hindi pa ganito. Correct. Ka-delikado ang mga bagay-bagay, di ba? Ngayon, Diyos ko. Sa isang daliri lang, pwede ka nang masiraan sa social media. Marami tayong takot eh. Di ba? Kaya lahat yan, paulit-ulit kong pinapaliwanag sa, eto naman yung two girls ko, yung young girls naman. And then, pero sa kabuuan naman ng pagkatao ng mga anak ko, maraming salamat talaga na lahat sila ay mabubuti. Mm-hmm. Diba? Siyempre, nagagalit din ang mga yan, nag-aaway-away din ng, pero wala yung talagang akala mo eh, talagang hindi magkakapatid. May mga differences, yan. Yung mga hindi pagkakaunawaan. Pero ang kabuuan, lahat sila matulungin, generous, compassionate. Diba, yung isang daughter ko talagang very, si Maggie. Oh, anytime soon, dapat mag-graduate na ngayon anytime soon. Sa London na siya mag-aaral supposedly, pero hindi natin alam kung ano pang mangyayari. Sitwasyon, ngayon. Oo, so papunta yan ng London at mag-aaral siya. International politics, kasi medyo ito is mahilig talagang mag-aaral itong si Maggie. Si Carmela naman, very Carla lang. Best in accent. Hindi, pero nakakatuwa ang mga bata. Kanya-kanya silang character. Ang importante dun, ububuin mo lang na lahat sila ay maging mabuting tao talaga. Yan talaga ang yan ang pagpapagura natin, Mamang, sa mga anak natin. Diba? Yes. Piliin ang laging maging tama. Maging tama, maging maayos kayo sa sarili ninyo, di ba? Kasi kayo din ang magdadala niyan, di ba? Ako, ang inihiling ko lang ngayon, Father, magbigyan pa ako ng malakas na pangangatawan para kay Tisay. Kaya-kaya ni Tisay. Blessing, talagang blessing din naman sa amin itong maliit na to. Hindi lang sa inyo, sa aming lahat, Mamang. Di ba? Na every time mapapanood namin eh. Talagang natutuwa kami. Masaya na sana kung hindi lang yung t-shirt yung pamunas mo. Eh, t-shirt niya na labangan. T-shirt ni Tisay. Kasi pinaliguan ko kanina. Nagkansin pa ni Ma'am siya. Ako rin, ayoko lang kumibo eh. Pagka, t-shirt niya na labangan. Okay na sana eh. Very provincia. Very provincia talaga eh. Parang part chat lang natin, ano? Kasi, apo.
Sabi nga ni Pope Francis, nung November, meron siyang special blessing March 28, yung kanyang Urbi et Orbi, no? Meron siya sinabi doon na ganda na sabi niya, itong nararanasan natin ngayon, sabi niya, hindi ito time of judgment, sabi niya. Hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos, di ba na? Sabi niya, it's a time to choose. Kasi nakita na natin kung ano yung essential sa buhay natin. Na ngayon, piliin na natin yung essential, di ba? Kagaya nga ng nasabi niyo kanina na at the end of the day, diba? Isipin niyo na ang dami niyo nang narating in terms of maluwag na ang buhay ngayon. Lahat ng nagsasapan ninyo nandyan na, di ba? Pero ngayon, kung huli niyong sinabi, at the end of the day, yung mga anak lang, eh, di ba? Yun yung essential na lumaki sila ng maayos, maging mabuting mga tao. Oh, and I think, ano yan eh, hindi mo masasabi yan na hindi mo napagdaanan yung hirap, and then yes, you realize it's important, di ba? Yung pagmamahal nyo sa pamilya ninyo, no? And sabi nyo nga na si Ma'am si Karla na nagpapasalamat ka na lahat sila compassionate, di ba? Generous, and for me, ito yung mga mahalaga, no? Ito yung dahilan, siguro sabi ng Panginoon, di ba, kaya ako namatay para mapalabas sa inyo yung kabutihan. Pero with that, can I ask each one of you na ano yung prayer wish nyo sa mga tao na dumadaan ngayon sa iba't ibang pagsubok ngayon? Ano yung mga prayer wish nyo? Sinong mauna? Go ahead na, ma'am. Ako, ang prayer wish ko sana, mas pagtibay natin yung relationship natin kay God, no? At saka anong tawag dito, yung prayer wish ko sana maging matatag tayong malampas ang lahat ito, yung trust, yung tiwala lang na lahat ito ay lilipas din ito, and then yung sa family, no, yung sa family bonding mas mapagpatibay, yung love, importante yung love. Sana nandun pa rin, manatiling nandun. At saka yung humanity. Yeah. Thank you. Ms. Karla? Ako, yes, Father, ang prayer wish ko ay sana i-touch ni God lahat ng hearts ng ating mga kababayan na well-off, na may sobra, mm-hmm, para talagang mas maraming maambunan, mas maraming matulungan, kasi ang hirap, hindi kaya ng gobyerno lang, alam naman natin. Pero mismo ang presidente natin nakikiusap, diba, na tumulong na rin ang lahat. Yun lang aking prayer talaga, na sana i-touch ni God ang hearts ng every Filipino na tumulong, na magkaroon ng generous heart talaga. Kasi at this time, yan talaga ang kailangan natin, bayanihan. So, maraming salamat, Ma'am si Karla, Mamang, na binahagi. Thank you, Father. Sana may ulit pa itong kwentuhan natin. Sana may Zoom, ano? Yes, Father. Yes. Thank you, Father Tito. Thank you. Okay, Father Tito, batiin ko rin ang aking pinsan, si Father Tito Maraya from Tacloban City. Nandun siya ngayon sa Tacloban? Nasa Tacloban yata sila ngayon. Opo, Father. So, Ma'am si Karla? Yes, Mama. Question ako sa iyo, ha? Nasa iyo pa ba yung binigay kong ano, yung prayer? Rosary. Oo. At saka yung, hindi, yung prayer nung nasa airplane tayo. Oh, natakot ka? Nabuo ba tayo? Abot tayo ng bagyo ng sa Tacloban. Father, may dala akong prayer book ng Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo. Nahawakan ko yung kamay niyan, ang lamig-lamig, nanginginig. Kasi yung eroplano sinasakyan namin pa baba ng Tacloban, nakapailang akyat baba kami. Ito yung panahon ng Yolanda. This is before. Before Yolanda. Before Yolanda. Before Yolanda. No, after na. After na ba to? Oo, mga basta, Father,
ang Tacloban kasi mababa ang clouds doon. Oh. Ngayon, pagka medyo masama ang panahon, hindi mo makikita ang runway. Eh, nag-decide ang pilot na bumaba na kahit zero visibility. Wow. Only to find out na talagang hindi pa rin niya makita. Pero at least hindi, not too late para, hindi kasi pag ganun, Father, eh, ginanon yung eroplano. Oo, ginanon. Nalula kami. Alam mo, Mamang, alam mo ba na ako talagang ang way sa akin ni Lord or anything na messages ay sa dreams ko. Oo, talaga? Oo, sa panaginip. Kasi kanina, ang panaginip ko, eroplano. Ngayon, nabanggit mo, hinahanap mo sa akin yun. Yung binigay mo sa akin habang nasa eroplano tayo. Na-realize ko lang ngayon. Diba? Ang galing, no? Diba? Matutulog na ako ulit, baka makapanaginip ako ng buffet. Ako naman sa mga sign. Nangihingi ako lagi ng sign sa kanya. Ah, sa sign ka naman. Oo, sa mga sign. Oh, hello. Ayan. Father, thank you po sa pagkakataon. Ako naman yung parting prayer ko sa inyo at sa lahat na kasama natin. Yung magandang verse from the letter of Paul to the Galatians. Sabi ni St. Paul, "It is no longer I who live in me, but it is Christ who lives in me, who loved me and gave himself up for me." Sana itong Good Friday na to at sa mga araw, mabuo yung ganung, alam natin na ganung kamahal tayo ng Diyos, that He loved me. So God bless to your families and to all the families listening to us, watching us. Thank you. Prayerful Good Friday and Happy Easter sa inyong mga pamilya.